What's up, Sessionistas? Welcome to Sessions, and we are here with our guest, Liza Marico, also known as Coco. Coco, hello. Welcome to the show. Thank you so much for having me. It's a pleasure to have you with us. Yung first question ko, what do you love to do during your free time? Well, for me, I love to go around the city and discover a lot of things. Ang dami kong gustong gawin, kumain, mag-shopping, lahat-lahat. Tama. At enjoy mo yung season mo dito, yes, sa Saudi Arabia, di ba? Okay, if you have 10 million pesos in your bank account right now, what would you do? Ah, wow, daming pera. siguro unang-una is I would like to help my parents. Mm. Kung ano man yung kailangan nila, ibibigay ko. Tapos yung sobra naman, I would like to invest it in another business para lumago din naman at hindi masayang yung pera. Yun. Wow, ang ganda ng sagot mo. Dahil diyan, kwentuhan mo naman kami. Ano nga ba yung buhay mo bago ka nag-Saudi? Sino ba si Coco bago ka nag-Saudi? Si Coco ay isang simpleng anak lang ng isang businessman sa Ozambi City. Yung parents ko, well-known sila sa pag-business sa city namin. Lumaki ako ng komportable. Lahat kami ng mga magkakapatid, apat kasi kami. No. Lumaki kami ng komportableng buhay. Hindi naman kami naghirap, pero lagi sinasabi ng parents namin na mamuhay lang ng simple. Kasi lahat ng material na bagay, dumadaan lang din yan. Hindi yan nagbibigay ng kasiguraduhang happiness or enjoy na hinahanap mo sa buhay mo. Mm. So, ano lang, lagi nilang sinasabi sa amin na maging humble lang sa lahat ng kung saan man kami mapupunta sa buhay o kung anong profession ang maabot namin. Kaya andito ako ngayon sa Saudi Arabia, nagtatrabaho as a nurse kasi gusto ko rin maging independent, away from my comfort zone, away from my family support. Yung self-independent ka lang ba? Kasi nagmamature na tayo, ganun. So kailangan natin mag-isa kung paano, ano ba talaga ang buhay? Yep. Para matuto sa buhay, yes, di ba? What motivated you to become a nurse? Ano ba yung naging reason mo bakit, oh, gusto ko maging nurse? Paano ka nag-decide? Alam mo, ang story dyan, hindi talaga ako, ayoko talaga maging nurse kasi gusto ko talaga may sarili akong negosyo. Tapos, businessman yung papa mo. So na-influence masyado sa, from being a kid until becoming an adult. Talagang ang influence namin is business world. Siguro kasi I at that time nung nag-graduate ako ng high school, grabe ang kasikatan ng nursing. Oh, parehas tayo. Hindi ako naka ayoko na sabihin yung one of year. Baka malaman na nila yung age ko. So, ayun, kaya nag-try ako. Bakit kaya nursing na lang? Kasi hindi naman siya common sa family. It doesn't run in our family. So, nag-try ako mag-nurse. Sabi ko nga kay Lord nung nag-take na ako ng board exam, Lord, alam mo, hindi ako nag-review. Hindi talaga ako nag-review. Pag pumasa ako dito, meaning to say, will mo talaga na maging nurse ako. Pumasa man. Kaya, sige, will ni Lord, mag-nurse ako. Na-enjoy ko naman siya over the years. Tama. Okay. What motivated you to work abroad, lalo na dito sa Saudi Arabia? Yun nga, gaya ng sinabi ko, gusto ko maging self-independent. Tapos, ayoko nang maghingi ng pera sa parents ko kasi alam kong may dinadaanan sila ngayon na medyo mabigat. Kaya gusto kong ako na mismo mag-support sa sarili ko. Dito ako nag-decide na pumunta sa Riyadh kasi may isang friend ako, colleague, sa tinatrabuhan ko dati sa Philippines na hospital. Nag-apply siya dito sa Riyadh. Sabi niya maganda ang offer ng terms of work, benefits, salary. Tsaka mamamaximize mo din dito yung pagiging ikaw. Kasi ikaw lang mag-isang pumunta dito. Ikaw magluluto, ikaw lahat. So, madami kang matututunan dito sa Riyadh. Kaya nag-try ako, sumubok ako. At luckily, God gave me the job. So, ayan, andito na tayo sa Riyadh ngayon. Wow, sabihin ko, why Saudi Arabia? First choice mo ba yung Saudi? Wala akong ibang choice, actually. I applied only here in Saudi Arabia. Walang any other country na nasa isip ko. Riyadh lang talaga.
Kumusta naman yung work mo as a nurse dito sa Saudi Arabia? I've been working here for a year. Over a year. And the first year was really difficult for me. Kasi cultural differences. Tapos, ikaw na mag-isa. Yun na nga. Tapos, ang dami mo pang kailangan i-adjust in terms of language, clothing, style, lahat-lahat. Dapat mo i-adjust kahit sa food. Iba yung taste nila dito sa Saudi tsaka sa Philippines na nakasanayan natin. Walang maraming bawal dito. Tama. Kailangan mo mag-adjust. Tapos yung ano pa rin, yung attitude mo sa work, kailangan mo din siyang tututukan. Kasi hindi lahat ng tao na makatrabaho mo is in favor sa'yo o magiging friend mo. Diba? So, ayun. Kumusta naman yung yung work? Ibig sabihin ko, how did you cope with the challenges at work? Malaking bagay ang prayer. Sobrang malaking factor siya sa buhay ng isang tao. Lalo na mafe-feel mo na ikaw lang mag-isa, na ang dami mong kailangan i-overcome as an individual. Prayers talaga ang pinaka number one na huwag mong iwawala sa buhay mo. Tapos, ikalawa, dapat open ka to have new friends. Yes. Filipino man o non-Filipino, you have to be open and you have to parang i-welcome mo sila sa doors mo. This is gonna be my new friend, set of friends dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayun. Kailangan talaga, no man is an island, kailangan natin mag-socialize. Yes, totoo yan. You need people who will support you, will mentor you. Lalo na bago ka sa Saudi, 1 year, right? 1 year. Kumusta naman? Ano man naman yung mga naituro sa'yo ng Saudi Arabia sa 1 year na yun? Ang dami kong natututunan. Especially hindi ko alam na meron palang malaking service ang Filipino community dito sa Saudi Arabia. Kasi yung work ko andun sa medyo remote area na siya . So nung na-discover ako sa Filipino community. Ay, parang namulat ako. Ang saya pala. Ang saya pala kasi ang daming activities na pwede mo palang gawin. Gatherings. Hindi siya boring. Oo. With the support of the Filipino community. Parang nakwento mo sa akin na kasali ka sa isang pageant dito sa Riyadh. Yung event ng isa sa mga Filipino community dito. Yes. Pwede mo maikwento sa amin? Yes, tama po yun. Unang-una nun, nakita ko ng isang Filipino. Na parang nag-offer siya, sabi niya, parang gusto niya ako isali sa isang pageantry. Pero months ago pa yun, parang hindi ko pa alam kung anong title, kung kailan to mangyayari. Sabi ko lang, sige, kasi nga gusto kong makipag-socialize, saka gusto ko rin makilala yung mga kapwa natin Filipino dito. At least ba man lang, ma-extend yung yung network natin. At ma-enjoy ko rin yung stay dito sa Riyadh. Sabi ko, sige, mag-join ako. I-try ko. Nung nalaman ko na, ang name ng pageant is Miss RMU Charity International 2024. Sabi ko, anong klaseng organization to? So nag-research ako kung ano siya. RMU Cares pala. So tumutulong sila sa mga kapwa natin Filipino na naabuso o may mga experiences na hindi maganda dito sa Riyadh. So, nag-extend sila ng kanilang support at saka tulong para sa kanila. Sabi ko, sige, I'm interested. Kasi inline naman siya sa work ko Nurse ako dito. Tumutulong tayo sa ibang lahi. What more sa ating kababayan? Okay. So sabi ko, sige, try ko. So, yun na nga. This coming November 8, yun siya. Yung coronation night ng Miss RMU Charity International 2024. Sana supportahan nyo kaming lahat at mag-enjoy kayo sa show. So ang nag-motivate sa iyo is because yung organization itself, nakakatulong sila sa kapwa nating mga Pilipino dito sa Saudi. Yes, kasi nakita ko sa kanila, sa mga organizers themselves, na inspiring sila. They came from nothing. Siguro from nothing and then ngayon, sila naman ang gustong tumulong, makatulong. So why not, 'di ba? Since when ka pa nag-start na sumali sa mga pageant? First time mo ba? Hindi ko first time. Definitely not my first time, but
one of the few times na sumali ako ng pageant. First is nung nasa Taiwan ako, doon ako sumali ng first ever pageant ko. Nag-try lang ako doon kasi may gusto akong i-prove sa sarili ko. Okay. Ibang story naman yun. Tapos, nanalo naman ako, luckily, nanalo ako doon, first ever pageant ko. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, nagtrabaho as a nurse, yung parang talent scout namin sa hospital, nag-organize siya ng beauty pageant within the hospital lang to celebrate the hospital day. Okay. Tapos, kinuha niya ako. Sabi niya, try mo ulit. Sabi ko, wala na akong ano eh, wala na akong parang na-remember na parang formal training, wala, ayoko, ganun pa ako nun. Pero eventually, so demure, napasama pa rin at nanalo pa rin, ganun. So sabi ko, ay, parang coincidence ba to na parang try lang tapos nanalo. Tapos ngayon, after a few years na gusto na-discover ulit, ayan, sumali, nag-try ulit tayo ngayon. Ayun. Parang na-mention mo na kasi kaya ka na-motivate na sumali ng mga pageant before, nung nag-start ka pa lang, kasi meron kang gustong patunayan sa sarili mo. Oo, tama yun. Ano ba yung nag-motivate sa'yo para sumali sa mga pageants? Medyo mabigat yung story behind that kasi may nangyari kasi sa akin dati. Diba sabi ko nga, nasa poder lang ako ng aming family before. So, nasanay ako na comfortable lang lahat. Na kung may gusto kong gawin, nagagawa ko, gusto kong mapupuntahan ko siya. So, nung time na yun, may nangyari kasi sa akin na parang it made a very big or huge impact in my life over the years. Kasi na-shake yung ano ko eh. Parang naiba yung pananaw ko sa sarili ko. Naiba yung pag-treatment ko sa ibang tao nang dahil doon. Ayoko na i-mention kasi medyo... Ayoko na i-mention kasi may ibang buhay na yung tao. Okay. Joke lang. Tao pala yun. Tao pala siya. Oo. Very demure. Joke lang. Oo, tao siya. Pero ayoko na sabihin kasi ano na, wala na. Na-forgive ko na siya, na-forgive ko na rin yung sarili ko. So, that's good. Yun naman ang mahalaga. Oo. So, kaya yun, sumali ako ng pageant na yun kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pala na wala siya. Kaya ko palang i-prove sa sarili ko na I don't need other people's validation to make me feel good, to appreciate myself, to love myself. So, yun yung nagpapamotivate sa akin na we should take care of ourselves. Kasi mahalaga yun sa mental health ng isang tao eh. Naapektuhan yung, kung ano yung pananaw sa sarili mo, naapektuhan yung kung paano ka gumalaw, paano ka mag-behave, paano ka mag-plan sa future mo, ng life mo. Tama. So, ayun. Kaya ako sumali noon ng pageant. Okay, so behind it pala is yung sense of confidence, yes. I mean, self-esteem, yes. Which is, ang ganda ng kwento mo kasi nga, hindi pala lahat ng sumasali sa pageant, gusto lang magpa-ganda, magpa-pogi, but there's a reason behind everything. Of course. For what you have gone through in life, doon sa naging emotional issues mo before, joining the pageants, yung nakwento mo nga, how important is mental health for you right now? For me, right now? Kasi nga, na-influensyahan. Mental health is as important as physical health. Yun yung lagi kong sinasabi kasi minsan yung ibang tao physical yung tinitingnan eh. Maganda ka, may wrinkles ka, or parang stress ka na ngayon, ganyan. Yun lang kasi yung very common na sinasabi ng mga tao pero hindi nila alam what is the reason behind it. Yes. But ang saya mo tingnan. Okay. What is the reason behind it? Ano lang ba yan? Front lang ba yan? Yeah. Yung mga ganun. So, kailangan mo siyang tututukan. Ano ba talaga ang nagpapa-influensya sa buhay mo? Kasi yun yung pumapasok sa isipan natin. Eh. Yes. Tsaka kung nagpapa-apekto ka sa mga negative vibes ng environment mo or circumstances, kung ano man yan, lalabas at lalabas din yan sa behavior mo. Yes. Lalabas yan sa physical na katayuan. Tama. So kaya, mental health is as important as physical health. Yes, that's true. Parang
meron tayong kanya-kanyang stress sa buhay. Yes. But most importantly, dapat alam natin kung paano i-cope yes. yung stress natin sa buhay na yan. Tama. Diba? And yun, tama ka din na I agree na kung ano yung what you feed yourself, yun din naman yung maibibigay mo in your outward environment. Tama. Thank you. Ang dami namin natutunan sa'yo, Coco. So dahil dyan, what would you tell your younger self? Oh. Diba? To my younger self, Coco, you should enjoy life. Enjoy the process of pain, joy, and happiness until you reach your full potential and success in finding yourself, your wants, your needs, and even the people who will support you. Just enjoy. Yes, tama. Ang ganda. Parang I was reminded with a quote that I've read. You are fearfully and wonderfully made. So, all of us are unique. Yes. Tama yun. We have our own purpose in life that we should discover. What advice would you give to the people who are going through the same emotional issues that you have gone through before? Be strong. Drama. Wow, parang lalim. Pero masasabi ko lang, no? Be strong and courageous because you are not alone. You might feel alone for some time, but it's only temporary. It's only a span of time. And then you will realize that a lot of people loves you. A lot of people are there for you. And even yourself is also there for yourself. So be strong. Yes. Thank you, Coco. Thank you. What's up, Sessionistas? Welcome to Sessions, and we are here tonight with our guest, Liza Marie. Ano ba yan? Yung sinasabi ko sa'yo. Sige, cut. Okay, one more time. What? Sige, okay na. Ready? Take three. Sige. Okay na? Okay. What's up, Sessionistas? Welcome to three sessions po pasok sa utak ko. Pwede na lang. Say it, Gul, Bismillah. Okay.